Hello guys, magandang araw. First time video ko ito, no, na mag-live ng ganito. Sana magbibigay ako sa inyo ng troubleshooting technique para dyan sa mga baguhan na gusto mag-electronics o gustong matuto pang sarili lang o hobby. Pero alam nyo guys, tuturo ko sa inyo yung basic troubleshooting na minsan kung mag-aaral kayo hindi nyo maririnig sa mga instructors sa totoo lang. Pero dito sana I hope na magustuhan nyo yung sasabihin ko. Unti-unti, mahaba ito, pero mag-umpisa tayo sa una. So sa ngayon pwede tayo magsimula. So isa na kayo guys, nagkakape ako ha. Ito, tinapay muna yun. Kapag kung ito mag-video ka live, tapos may pakape pa. So pag-aaralan natin guys, tuturuan ko yung kapag alam na natin yung isang circuit, o kung bago tayo hindi natin alam, paano ba natin malalaman? O unang-unang first step natin gagawin kapag to troubleshoot natin siya. So doon muna tayo sa first step, kahit hindi natin alam ang tawag sa isang circuit. So doon tayo bumase sa isang circuit na nakapaloob. Unang-una, hanapin muna natin. Kunwari, sige, bigay tayo example. Ano? Doon muna tayo sa preamp or main amp. Sa audio amp tayo. Hindi pa tayo sa mga vertical lang TV or oscillations or preamp signal lang isang tuner, signal modulator, etc., etc. Doon muna tayo sa basic. Doon tayo sa audio preamp. So, una-una natin gagawin, paano natin malalaman na yung audio preamp e buo? Siyempre, unang-unang step natin gagawin, guys. Unang-una, hanapin muna natin yung B+. So, yung B+, yun yung main supply ng preamp. So, paano natin malalaman kung saan yung B+ supply? So, unang-una natin gagawin, bukod dun sa familiarization, pwede nating makita yan through visual inspection. So, makikita natin ang main supply o secondary supply galing sa isang step-down transformer. So, kung di galing sa isang step-down transformer, manggagaling ito sigurado sa secondary transformer or sa secondary B+. So, yung secondary B+, anong circuit ba yun? So, yun yung mga step-down regulators na ginagamit. Kunyari, 7805. So, manggagaling ng 12 volts, 18 volts, gagawin niyang 5 volts. Or kaya, gagamit lang siya ng simpleng step-down circuit tulad ng isang resistor, dada ng isang diode para ma-pure niya yung DC. At magkakaroon lang siya ng clamping voltage ng zener diode. Kunwari, ang ikaklamp niya ay 9 volts. So, 9 volts yung diode, yung zener diode na nakaklamp sa kanya. So, at syempre, may kasunod yun, yung B+ filter niya. So, kung 9 volts ang kailangan sa isang circuit, ang sigurado ang voltage capacity ng capacitors niya ay 16. So depende sa circuit kung mas kailangan ng magandang filtration. So gagamit yan mga 1000 microfarad, 680 microfarad. So depende. So doon tayo guys sa paghanap ng B+. Pag hinanap natin yung B+, agad-agad natin hanapin ang B+ ng isang circuit na ating ginagawa. So, hanapin natin.
kung wala tayong diagram, paano natin malalaman? Una-una, doon sa malaking capacitor na makikita nyo sa isang circuit. For example, nakita nyo malaking capacitor. Siguradong-sigurado, 90 to 100% doon manggagaling yung supply mo. Ngayon, pag lumapit ka sa isang circuit, kunwari sa preamp, kung dadaan siya ng secondary bypass, piyado, dadaan siya ng regulator, step down regulator, o rin isang circuit na sinabi ko sa inyo, dadaan siya ng isang resistor, tapos ikakalag lang ng isang diode, tapos filtration, isang diode. So, pag nalaman nyo na, yung B plus, susukat na kayo. Paano kayo susukat? Ng boltahe. So, pag sumukat po kayo ng boltahe, gagamitan nyo po yan ng analog tester. Okay, digital tester. So, paano ba yung pinakamagandang gawin? So, ang gagawin nyo, guys, yung ground ng analog tester o digital tester ay lalagay nyo sa body parts or metal na pinakamalaki or sa negative ng pinakamalaking capacitor na makikita nyo. Sigurado yun ang ground. Or sa heatsink ng isang IC. Sigurado yun ang ground. So, yun yung step. So, yung unang-una, kailangan natin hanapin yung B-plus ng isang circuit. Pag kumuha tayo, kailangan siguraduhin natin na tama yung grounding natin. Kasi, guys, pwede tayong magkamali dyan. For example, mag-ground ka. Pagsukat mo sa isang circuit o isang IC, nasukat mo. For example, let's say, 12 volts siya. Lalo kung regulated siya. Nakita mo, 12 volts nakasukat ka. Akala mo, may supply. Yung pala, nagkamali ka. Wala palang ground yung IC. So, sira yung grounding system niya. So, ang nasukat mo, yung 12 volt supply, galing sa main supply niya, yung nag-sosor sa kanya para supplyan siya. Pero yung IC mismo, hindi mo nalaman na palyado pala yung grounding niya. So, pag palyado yung grounding niya, naka-float siya, masusukat mo 12 volts. Akala mo may 12 volts, yung pala, wala palang 12 volts yung IC. Ang masusukat mo ay 12 volts galing sa secondary B+, or sa main B+, na 12 volts. So, pag nalaman mo, make sure na may grounding siya. So, paano malalaman na gumagana yung grounding niya? Siyempre, gamitan mo ng analog tester yan, o digital multimeter, may sound. Yung may tone. So, gawin mo, continuity test, mas maganda, times 1. Inagay mo yan sa heatsink ng isang IC. O sa negative terminal ng pinakamalaking capacitor na makikita mo sa buong circuit. Sigurado, yun yung ground. At continuity test, tanggalin mo muna yung power up mo muna. Much better kung tatanggalin mo yung AC plug para mas safe. Kaya ino muna ako guys. Kapi-kapi na ako. Ito yung kapi. Kapi muna tayo. So doon tayo. So pagka malalaman mo yung ground, paglagay mo doon sa heatsink ng isang kapasito, so, make sure, advance tayo ng konti. Pwede nating discharge yun. Kasi baka mamaya may voltage pa. Baka masira pa yung tester natin. So, alam na naman natin yung pagsasyon. Nagawa rin tayo ng video niya. Ito, kumbaga, unang video to eh. Nag-aalangan pa ako, medyo nahihiya pa ako. Pero ito, kakapalang ko yung mukha ko. Ito pa, nagsasalita na ako guys. Gawin natin. Punta tayo sa heatsink ng isang IC, naka times 1 tayo sa multimeter natin. So naka ohms tayo. Select natin sa ohms, tapos times 1. Yung isang terminal lang ng Tesla, lagay natin sa heatsink. Tapos hanapin natin isa-isa doon sa IC.
ng preamp, no? Lalo ngayon na digital age na, halos lahat IC na, lahat nandiyan na kung tinira yung PSA sa labas. So isa-isa itusok mo dun sa IC, malalaman mo yung ground niya. So yung ground niya, kung sino yung pumalo ng sagad, baligtad rin mo. Pagbaligtad mo sumagad, ibig sabihin may ground siya. So naka-direkta ka sa IC mismo. Tapos yung isang terminal lang dun sa heatsink ng isang IC, kasi sigurado may ground mo. So technique din para sigurado kang hindi ka mag-alang doon pa sa isang IC na malayo doon sa tinutrouble mo. Kuha ka sa ground, itusok mo isa-isa doon sa IC na tinutrouble mo, at makikita mo may papalong doon, baligtaran. Kung may pumalo, sumagad sa tester, baligtarin mo, pagpalitin mo yung terminal yung galing doon sa may IC na nakita mo sumagad doon sa tester, ilagay mo naman siya sa ground, sa heatsink ng isang IC, tapos ipalit mo doon sa may tinusok mo o sa pins ng IC na nakita mo pumalo. Pag sumagad, ibig sabihin mo ground. So sigurado ko na ron na may ground siya. Pero may nangyari mga sir, mga guys, na walang ground ng IC kaya hindi tumatakbo. Merong instances na ganyan. Alam na mga matatagal ng technician niya, magagaling ng technician. So ako, base lang sa experience, kaya ako nasabi. So, dun tayo guys sa grounding. So nakita na natin yung ground, tapos nakakuha na tayo ng B+. So anong step na gagawin natin? Hindi pa rin umaandar yung circuit. IC ba agad ang problema? So ang gagawin natin, meron tayong step procedure dyan na dapat tuloy natin. Nakita natin may B+. No? Tapos pagtusok natin sa ground, may B+. Sumuko tayo, i-plug natin yung item o yung unit. Tapos nakita natin na iyon natin. Pagsukat natin, naka 50 tayo doon sa may DC voltage. Nakita natin pumalo 12 volts. For example, yung preamp, kung anong preamp yan. Nakita natin, nakasukat tayo 12 volts. Tapos sure tayo na may ground. Sira ba agad yung IC? So mga guys, hindi tayo sigurado buo. So may gagawin pa tayo. Ang gawin natin, iyang natin yung mismo IC. Yung sigurado tayo yung ilunong request niya. So anong gagawin natin? Iyahang yan. Siyempre, didisoldering natin yan. Tapos, make sure na hindi na nakakapit siya sa... Hindi siya nakakapit ko sa B+ light. So malalaman natin yan sa pamamagitan rin yung ohmmeter natin. So times 1 ulit, ground mo ulit, tapos kunin mo yung pin na may sigurado kang B+ light ng isang IC. So pagka nakita natin yan, na doon mismo itusok sa pin ng IC, pag nakita mo may palo, so guys may palo, tapos binaligtad mo meron, may hinang palo, so guys may problema yan. Ang mga IC, guys, i-actual ko sa inyo, mga ICs, kahit anong ICs, i-actual ko sa inyo na susukatin natin. Yun yung pinaka troubleshooting ng maraming technician. Alam na alam ng mga magagaling na technician. Pero, kung papasinin nyo sa mga, sana meron, pero alam ko meron. Sa mga videos ng mga regarding electronics, hindi nababanggit yan. Sinasabi yung basic, pero yung pinakamalalim na troubleshooting, hindi. Sa atin, basic, pero haluan natin ng konting lalim, paliwanag, at
sana makatulong ako sa inyo. So ngayon, ulitin natin. Finally, kukuha tayo ng supply. Hanapin natin B+. Tapos gaground tayo. Nakita natin meron. Make sure na may ground. Make sure na may 12 volts. Pag nakita natin may 12 volts, sukat natin isang pin. Yang ihang natin yung pin ng IC na may nasigurado tayo yung 12 volts. No? Malalaman natin yan. Siyempre, yung sinabi ko sa iyo kanina, nasa may filter siya. Galing siya ng isang diode. Galing siya ng step down na supply. Step down regulated supply. Or sa main B+ siya galing. Directed siya sa isang malaking capacitor. 12 volts. Tapos, meron lang siyang resistor. Unting resistor. At siyempre, merong filtration niya. Merong filter capacitor na tinatawag. So, pag sigurado ka nando, sukat ka, iyang mo, soldering mo, i-continuity test mo. Pag baligtaran meron, sigurado may problema ay sila. So, paano natin malalaman na buo yung IC? Ang pinag-uusapan pa lang natin, supply. So, paano natin malalaman na buo yung IC? Kapag papaluya ng isang mataas, isang mababa, tapos sa kabila, wala. Buo ang IC nun. 90% buo siya. Pero, kapag na, pag sinukat natin yung times 1, times 10 yan, lalo, duda ka, yung times 100 mo pa. Kapag sinukatan mo yan, yung times 100, at nakita mo baligtaran yung IC pin mismo ay hindi pumalok, sigurado open yan. Open circuit ang IC. Sira ang IC niya. 100%. Kung nakasukat kayo ng 12 volts, papasok sa kanya yung input voltage niya na tinatawag. So, sa resistance pa lang, malalaman yun na, mga guys, kung sira yung IC o hindi. Pero, maraming pag-uusap to. Basic pa lang ito, mga guys, kasi nasa B+ pa lang tayo. Pwede nyo itanong, paano kuya kung ano, kung wala namang supply, pwede bang sira rin yung IC? So, ibang usapan nyo. Pero yan, hope na makagawa ako ng mga video, guys, at makatulong ako sa inyo. Pwedeng sira yung IC, walang supply. Meron po niyan. Pwede namang walang supply, buo pa rin yung IC. Nangyayari po yan. So, sana guys makatulong ako. Itutuloy-tuloy ko itong video nito. First time kasi ito, nahihiya ako. Lalo pagka isa lang ang view, dalawa. So, sana mag-subscribe kayo sa akin, guys. Bibigay ko yung nalalaman ko kasi retire na po ako sa electronics. Bahagi ko na lang po sa inyo. Matagal na po akong technician to begin. 7 taon na ako ng mga taga-abroad. Technician. 25 years akong technician dito sa Pilis. Pero nagpapakumbaba po ako na hindi lahat alam ko. Pero naniniwala ako, may mga alam ako na mas maaaring malaman nyo at alam ko makakatulong nyo sa mas nakararami. Sana guys, magkita-kita tayo sa susunod. Kape muna tayo. Mahilig ako sa kape. Salamat sa panonood. God bless. Tutuloy kayo yung video. More specific. Mas maganda explanation. Akin, binigyan ko lang kayo ng apyo para medyo medyo magkaroon kayo ng uy, ano ba to? Marunong ba to? Hindi.
Salamat na marami sa Panginoon. Saysa na kayo. Sana magkapirin kayo. Bye-bye.